Welcome back to my video. Ito na naman si Inday Bagat, ang iyong open-minded vlog. At andito na naman tayo sa bagong araw ng ating pagbe-video. So, ang topic natin ngayon ay tungkol sa bakit nga ba may ibang babae na nasasaktan at hindi nasisiyahan o nasasarapan pagdating sa tanik. So, ito po ang ating sasagutin ngayon. So, kung bago ka pa lang sa aking channel, huwag kalimutang mag-like and mag-subscribe at i-share naman po ang ating mga video para may makapanood naman sa ating mga tips-tips tungkol sa mga relationship. Dito lang yan sa channel ni Inday Bagat, ang ating relationship advice. Hi, bale, bagong araw naman, hindi ako naka-upload dalawang araw kasi nga busy ang life ni Inday Bagat, no? So, ayon sa aking pagre-research, no? Baka magkano na naman to. Ayon sa aking pagbabasa-basa, ito yung mga dahilan na nakalap ko kung bakit may ibang kababaihan na hindi nasasayahan kapag sila ay ginagalaw, no? So, hindi na lang natin. Ano nga ba yun, no? So, number one po, ito po yung tinatawag natin na may trauma sila sa past, ano nila, relationship, no? Pag may trauma kasi yung tao sa past relationship nila or yung may trauma sila about sa mga ganito. For example, yung tinatawag nating sila sa past life nila. Of course, pagdating po sa ganyanan, parang hindi na sila nasisiyahan, no? No, kasi nga yung mga pangyayari bumabalik sa kanilang utak. So, kaya isa po yan sa mga rason, no? Number one yan na rason. So, number two na rason ay yung tinatawag nating malaki ang talong, malaki yung batuta, no? Malaki yung sandata na hindi kayang pasukin ang kuiba ng isang inday. So, yan po yung rason. So, kung malaki yung mga ganon ninyo, wag na po kayong maglagay-lagay dyan na kung ano-ano, no? Kasi malaki na yan. At kung malaki gani, gumamit kayo ng mga pampandulas na tinatawag nating lobry, no? Bumibili kayo ng ganyan. Dahil nga, 70% ng mga babae ay hindi po talaga, 70% yan, 70% ang sa akin na ano lang, no, nabasa, no, 70% po, hindi po lahat nasisiyahan na pinapasok ang kanilang kuweba, no? Hindi po lahat, no? So, yun na nga ang number one, yung may trauma. Number two, malaki ang sandata. So, number three, hindi pa handa ang kanilang pangangatawan, hindi pa handa ilang mind, or sa tinatawag nating hindi pa naging basa, no? Hindi pa danlog, no? Hindi pa nag-ano si Inday, hindi pa nag-orga si Inday, no? Hindi pa nag-wet, yo. Hindi pa siya nag-wet, no? So, pag hindi pa basa, no? Sobrang dry pa. Tapos, pinasok na ng talong. Ano yung mayayari doon? Of course, hindi nasisiyahan, no? Kundi nasasaktan. So, kailangan, pinaka the best talaga doon, pinaka importante to talaga doon, ang role play, no? Kaya kailangan magiging master po kayo pagdating sa mga role play, no? Mga lalaki. Kasi pag hindi pa yung handa, tapos kayo na yung handa, paano mo mapapaligaya pag ganyan? Wala na tayong boses. So, kailangan
marunong kayong gumamit ng mga role play sa buhay ninyo. Yung gamit yung mga kamay ninyo, yung mga ano ninyo dyan, no? Bago nyo itutok yung mga talong, no? Bago nyo itutok yung talong doon sa kuiba, kailangan nakahanda na po si Inday. So ulitin ko to, hindi po lahat ng ano na to, no, na video na to ay para sa iyo, no? So nalimutan ko, baka may magagalit naman. Kung hindi po para sa iyo video, mag-skip ka na lang kung nasobrang OE, kinauwihan ka sa video na to, or sa tingin mo hindi to karapat dapat sa iyo, wag ka na pong manood, no? Para dahil para lamang to sa mga taong bukas ang isipan, no? Para may makukuhang mga tips-tips galing kay Inday Bagat about relationship goals, no? Kasi totoo naman talaga 'to mga sinasabi ko, no. Hindi po ako nagdadaldaldaldal na walang binabasa at walang ni-research, no. So nasa inyo na po 'yan. Kaya wag na po kayo manood kung ano lang, baka masasaktan lang ang kegol ninyo. So 'yun na nga, number 3 yung sinasabi kong kailangang basa at hindi dry. So number 4, ito yung sinasabi natin na ano, yung nalimutan ko na tuloy. Na ano ako sa pabukas pintuan kasi dito bukas, sarado bukas. Baka papasok yung amo, mapatay tayo nito. So ulitin ko, number 1, yung may trauma siya sa past relationship. Number 2, yung sinasabi natin malaki ang kay malaki yung sandata, malaki yung talong. Number 3, hindi siya handa, dry siya, hindi siya basa, kaya nasasaktan din. So number 4, ito yung pagod yung babae, no? Pagod, maraming iniisip, problematic yung babae. So hindi handa yung katawan ng babae para mag-make ano siya sa inyo, no? Para naman maglambing sa inyo, mag-ano sa inyo. So hindi siya handa. So marami siyang problema, marami siyang iniisip. So pag ganyan kasi yung babae, pag hindi yan ang utak kasi ang ano gumagana, kaya hindi nakikipag-ayos yung katawan, no? So pag hindi nakikipag-ayos ng katawan, kahit gaano mo pa yan sakyan, kahit gaano mo pa yan anuhin, hindi talaga yan mag-ride on sa ginagawa mo, dudong, no? So ang ending niyan, mag-away lang kayo, no? Mag-fight-fight lang kayo, no, mag-asawa or magkasintahan, kasi nga hindi nga nagka-collab, collaboration ang katawan at ang mind, no? So ang ending niyan, palipasin niyo muna yung bugnot niya, bugnotin niya, yung mood niya. Palipasin nyo muna, no? Kumuha ka ng right timing na maganda yung mood ng isang babae, no? No, yung hindi siya problematic, masaya siya, wala siyang iniisip. Makita nyo naman yan sa isang babae, no? Kung nasa mood ba siya na makipag bakbakan o wala, no? By mood yan. Kailangan marunong lang kayo mag-timing. Kasi kung marunong ka mag-timing, so super poor happy happiness. Grabe ang happiness niyan. So number 5, ito yung pinaka the best na research ko, no? Pinaka the best talaga. Mayroon po kasing babae na hindi po hilig ang ma-acrobatics, no? Mayroon din babae na mahilig sa mga acrobat. So ito yung sinasabi nga number 5, no? Kung bakit nasasaktan at hindi naliligayahan ng isang babae dahil sa posesyon, no? Mayroong mga posesyon na kung saan hindi komportable ang isang babae. Kung hindi, nasasaktan siya kaysa nasasarapan siya. So, ano-ano nga ba itong mga posesyon na to? So, pwede ka, out of curiosity, no? Kailangan ninyong anuhin yung mga posesyon na yan. Yung parang nakaka-boring naman na palaging ganito na lang, ganito, ganyan, no? So, gusto nyo mag-try ng ganyan. So, mag-communication. Communication po dapat, no?
Tanungin mo po si Inday na ano ba, nagustuhan mo ba to o hindi, no? Hindi pwede na porkit nagustuhan mo dodong ay go ka lang ng go. Kasi ang paggawa ng ganyan, no? Paggawa ng paglablab, no? Ay with two people, no? Hindi po pwedeng ikaw lang naligayahan, hindi po pwedeng si babae lang naligayahan. Kailangan dalawa kayong sumayaw sa musika ng pag-ibig. Dalawa kayong sumayaw sa musika ng pagmamahalan. Hindi po pwedeng ikaw lang yung naligayahan at si Inday ay hindi, no? So the best po, communication. Kung ito po ay hindi niya gusto, magpalit kayo ng ibang posisyon. Kung ito naman ay pinaka the best para sa kanya at para sa iyo, okay na din, go. So sana may natutunan kayong konting ano, nag-ano na ba, i-stop na natin kaya naabutan ako ng dasal. Baka maano tayo, makapiraitan ito.